kaibigan dito sa Day 6 ng Just ML, and makikita natin ang pinakamagandang laban sa Series 3 natin, Aether versus BSB. Siyempre, kasama kami ang magiging shoutcasters nyo for today. My name is Herb. At ako si Ate Chantel. Ayan. So, hindi natin nakakita yung DJ Herb Aether. Nawala. Kung kanina, ang BSB kinalaban ng SGD Omega, ngayon naman Aether Atlas. Pero siyempre, gaya ng sinabi natin, hindi na natin patatagalin ang laban natin for today. So, draft pick direct. Pakita na natin yan. Yes. Nawala ako ng bahagya doon. Ito na nga mga kaibigan, ng first and second ban ng Aether Atlas is Kufra and Leomord. Samantalang dito naman sa BSB ay Kufra and Grok. So magtatanggal talaga sila ng mga bagay-bagay dito. And third ban, ito na. Your team is banning. Kaja and Grok. Yan, Kaja and Grok. So anyway guys, don't forget to download the YouPredict application. You can win as much as 2,000 diamonds. Pero to claim your prizes, if ever na kayo yung manalo, is kailangan nyo na i-like and follow yung page ng YouPredict itself. So nasa pinned comment na natin guys, yung instructions. Yun! Sabi nga naman ni Ate Monchentel yun. At syempre, i-share nyo to kasi pagkatapos ng series ito, mamimigay agad tayo ng skin. So, comment lang kayo dyan ng exclamation notify, tapos i-share nyo na sa mga timeline nyo para, di ba, manalo kayo ng skin. And yun, kinuha nila yung ang Digi. Lolita. Nako, Lolita. Ay guys, sa mga nagtatanong pala kasi meron tayong nakitang post previously ng iba or ng team manager ng Aether Atlas, where you nag-thank you sila for the service or gusto nilang i-good luck sa future endeavors ang ibang players nila for the Aether Atlas. Kung nagtataka ako kung bakit naglalaro pa rin dito si Tank for the Aether Atlas, kasi for the tournament of Just ML Cup, for the whole Just ML Cup, ang Aether Atlas na lineup is kung ano yung ginamit nila or pinasa nila from the beginning. So hindi dahil wala na sa Aether Atlas si Tang Z or si Tang for the MPL or lumipat na siya ng squad, hindi na siya maglalaro for the Just ML Cup. So siguro may kita natin after this Just ML Cup hindi na si Tang Z ang sasali sa mga next na magiging tournament natin. Yes, yun nga. Pero syempre, dito pa rin kasi siya kasi dito siya nag-ani. Kumbaga ito yung mga team niya. So bawal na talagang... Parang part siya na lineup para sa Aether Atlas for this tournament. Oo, yun. Welcome po sa lahat ng bagong pasok dyan eh. Share nyo na po ito para mas masaya, and then share nyo yung good vibes sa ibang tao. Tapos makakapunod pa kayo ng... mananalo na kayo ng skin, tapos mag-i-enjoy pa kayo sa larong to, di ba? So yun na nga, Aether Atlas versus BSB. Mukhang magsisimula na, ilang segundo na lang mga kaibigan, eto na. Naku, for BSB pala naglalaro yung kanilang coach na si Pop Chiolo. Oo, eto so, na nga. So tingnan lang natin ito. Quick recap para sa ating team composition. Lance yung gagamit ng Franco. Ognimod naman para sa Therese. Lolita ang gagamitin ng MM. Changu with that, Esmeralda. And Claude naman for Tang Z. Samantalan sa kabilang banda, mga kaibigan, Yolo gagamitin ay Sdigi, Superman kay Kimi, Victor M kay Chu, Aquaman kay Lunox, at kay Batman ay si Tamus. So, eto na nga. Naku, napakagandang mga peaking sa lineup yung papakita. Welcome to so, may nabasa akong comment, si Tang Z daw ay nasa Bren na. Ay, Bren. So, baka makita natin sila na maglaro for this upcoming MPL Season 4. So, super lapit na yan guys sa mga natin. And syempre, support din tayo sa mga parating nating mga tournaments pa. Yes. Pero syempre, pag 5 PM, automatic sa Just ML tayo manunood. Syempre. Diba? Ito na nga, tamang cut lang dito si Baring Victor, nagtanggol mga kaibigan. Tapos yun, naku po, tamang clear lang sila doon. Matapang yung mga players natin dito. Pero question ko sa sarili ko, saan kaya nakuha yung BSB? At kung BSB, bakit mga parang superhero yung pangalan nila? Yun yung tatanayin natin next time mamaya sa team ng BSB para magkaroon na rin tayo ng idea sa history ng kanilang pangalan. Bakit nga ba mga Filipino at international? Uy! Nahila pa! Naku po! First blood po para kay Franco. Ang gandang hila nun, mga kaibigan. Sakto! Oo! Naku! Pero ito, habulin ng star. Pero syempre, paring Chu, tamang mid lane lang siya doon. Tamang clearings lang para hindi nga lang siya ma-level gap dun sa pangyayaring niya. So, pero kinagandahan dun for Aether Atlas, ang una nila napatay is dito yung Kimi.
Usually si Kimi kasi together with the Dingy sa strong lane. So kapag hindi na matay doon yung Kimi, pwede at ang ginawa nila doon is nasiraan or basag yun. Medyo nasa gitna na yung buhay sana ng turret dito sa bottom lane. Pero tingnan natin kung ano gagawin dito ng BSB since nakauna naman yung Aether Atlas sa pagka-kill. Kailangan maging maingat sila. Pero kita natin dito, level 4 naman na dito si Lunox. So medyo naiwan pa nga dito si Dengzi and si Lancey. Kaka-level 3 lang nung Claude. Together with the Franco na naiwan at level 2. Naku po! Naku, mabiburst pa nga siya dun. Patay, mga kaibigan. Pero tatlo, laban sa isa. Papasukin nga ba nila to? Hindi! Naku, papasukin nga, Superman! Naku, nagtitipid Tenzi! Naku, ayun na! Naku po, tapang normalist! Ayun na! Wasa ka dyan, Idol! Naku po! Ay! Tapang ultinis! Mga kaibigan, pinasok! Naku, grabe! Patay, mga kaibigan! Grabe dito yung BSB talaga nga na-corner yung dalawang players dun ng Aether Atlas. Pero dito sa bottom lane, naku po, Chango with a falling star moon. Naku! Double kill pa para kay Chagu. So, tingnan natin. Luminon Blast. Pero may flicker na sagot dito. Si Kuya MM. Kumbaga, hindi kami pwedeng magpatalo. Kung may pipitasin kayo, pipitas din kami. Mm-hmm. Parang laban at naku. Sakakan talaga. Harap-harapan eh, no? Tsaka naramdaman din. Dito for the Lunox, akala niya siguro walang flicker si Yolita. Kasi ginamit niya yung ulti niya na dark side. Yan. Kaso may sagot na flicker. Sabi niya, kahit mag-dash out ka pa, may flicker ako sa'yo. So, maganda ng performance dito na Aether Atlas. 4-2 ang ating score. 3 minutes and 3 game time lamang sila pagdating sa goal. First turtle of this game, pwede nang kuhanin kahit sino teams. So, pili ko dito yung magiging matugong clash. Diyan madalas eh. Diyan madalas yung bigayan. Magtitingnan natin kung sino lalamang, kung sino malano. Pero yun, naku mga kaibigan, Way of the Dragon Pass! Ito na! Apat laban sa dalawa, mamamatay pa nga! Uy, naku po! Isa pa nga! Ito pa, MM! Sayang! Kita natin ko nag-bush gaming si MM for that Luminon Blast. Kaso yung nga lang napatay pa rin ng BSB dito sa bottom lane naman. Kita natin nagkakaroon ng space si Lancey at si Tenzi para makapag-farm. Kaso yung nga lang space created for the whole BSB squad to take this first turtle of this game. So, uncontested for BSB. Naku, napakaganda ng pinakita nila dun. Pero kung titingnan mo ha, lamang pa rin ng 1K, 1.4K ang AE sa gold. Diba? Mm-hmm. Kasi one reason is that nakasira din sila ng Torres sa bottom lane. So, dito for BSB as much as possible or as early as daw kailangan pigilan na nila si Tenzi na makapag-farm. Kasi mid to late game, a Claude is still a Claude. Oo, pagka naman talaga nag-blazing duet yan, mga ngati ka talaga dyan. Sobrang sakit yan eh. So eto na nga mga kaibigan. Nang agaw pa nga, nang buff, napadaan lang, nakakuha pa. Oo, ganun kaswerte. Talaga namang napaka, ayun, level 7 pa nga sila. Item check nga tayo, direct na natin kung ano na yung mga ano natin. Yung ginawa ni Tenzi dun sa pagkakaagaw niya, parang parang akin to. Wala ka dyan to. Napashot na lang bigla. Napadaan ka lang. Pero ito, naku po, Way of the Dragon Victor, magtagko. Aquaman pa nga, anak pa rin dito. MM, mukawalan din diyan ang putahan. Double kill para dito sa Lunox. Sasama nga. Sasama. Uy, pero nakapitas pa rin siya. So, dito for Aether Atlas, kung mapansin nyo, ginagawa nila is that hindi pa iniiwan dito ni Franco. Yung Claude para din hindi din mapitas na mapitas tsaka makapatay din tama si Tenzi. Kita naman natin dito 2-1-0 ang score ni Tenzi. So good na goods pa din, goods na goods. Kasi syempre isipin mo pinakamataas na level si Teng, level 8. Pero ito nang kukuha na nila ang third tower dito. Tori ang nakuha dito ni Superman kasi ingalan ako po. Time journey, wala din dapat tahan. Killing spree para kay Tenzi. Tenzi all over the place pero nako po, YOLO! Natamaan pa nga dito! Dive in for Aether Atlas pero out na lang din. Medyo delikado. Delikado. For their side. Pero Batman, on that bloodless axe, Delikado. Ito na nga! Napitas pa mga kaibigan! Si paring Diggy doon, Lancey, tamang takbo lang. Tapos tamang flicker lang. Hindi mo ako makikita kasi nga, nawawala ako. Nawawala. Si Kuya Lancey natin gamit na gamit yung kanyang conceal. Dalawang conceal na agad. Ara? Ang bilis nila nakapag-conceal, dalawa. Isa sa mga pinakamurang item kasi talaga yung conceal. Pero kung may kasama ka, di ba? Hindi ka rin makakuha ng ganun kalaking.
Nakausit sila. Tamang-tapo lang sila. Tank-taman kasi nakadalawang kausin. Usually, inuunay kasi nga lang dito reverse time. Eh, may napabalik pa. Pero yung napakasakit. Ang kibi mong may racket. Pero ang crash, eh, nandito sa side. Ng turtle side. Ako po, sino kayo makakakuha nito? Luminan Blasi ka kasi ni Kuya MM natin. Tinamahan dito si Tamos. Pero turtle, nakuha ni Lunox. Nay, si Duet. Napakasakit ni Kuya Tay. Sinikit na itikit. Para kay Kuya Yola natin dito, nakagat pa nga nila si Shutdown. Para kay Chago, na double kill for Tengzi as well. Ito so, naman. A 2-4-3-10 ang nangyari sa clash na yun. Pinasok idol, uulti pa nga siya. Uy, ito na mga kaibigan ng takot ng mga kaibigan natin dyan. Tapos tamang sipa lang. Naku, isa laban sa dalawa, papasukin nga ba? Pero si Tengzi, titignan natin, kukuha lang ng crab. Tapos kukuha lang si Esmeralda ng blue buff doon. Oo, si ano din kasi. Oo. Wala din minion wave. Naku po, kasi nga lang naiwan dito isa Esmeralda together with the help of Yolo. Victor magtanggol. Uy. Pero Polix Starmoon. Para kay Chango dito, tina natin out lang din. Nagipagsukra pa lang din. Tamang chitgundo kasi nga lang po na si MM. The flicker na tamahan pa nga. Tignan natin ito na ang backup. Uy! Ng pwedeng backup pero out na lang din for the side of Acer Atlas. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Ang tapang ng lahat. Oo, parang galit na galit. Gustong malakit mga kaibigan. Tingnan natin ang top. Mukhang pipitasin nila. Yung top mga kaibigan, biblazing duwit na ata dun. Uy! Nakong pumuntikan pa siya pero hindi namatay. Si paring Kimi dun sa taas. MM, eto na, i-stunit. Uy, nakaramdam. Naramdaman. Nakaramdaman. Naramdaman na isang Lunox doon na nakakonceal kasi nga lang dito mukhang sa side bush natin ay magkakaroon ng tirahan na ganap pero out. Wala, delikado. Oh, kasi wala nang blazing duet si Parek Lod eh. Isa rin yun. Tamang conceal. Araw-araw conceal, mga kaibigan na nakikita nyo dito. Parang makeup lang eh, no? Oo. Araw-araw conceal para hindi makita. Naman, talaga ang naman. Ayaw ipakita. Truly, eklabo. Eto na nga, mga kaibigan. Tamang takbo lang. Naku, makakatakas ka pa kaya. Eto, mga kaibigan. Ay! Naku, eto na. Bumbuo na. Talaga namang buong-buo. Alam mo, kahit makatakas na yung Tamos, hindi na talaga eh. Wala na talaga. Kasi kahit tumalun siya, may Luminous Blast pa. Oo, kumbaga, binigay na sa lahat. Ibigay sa'yo, balat ng tsukto ko. Mga kaibigan na, hila pa nga. Tamang blazing duet, tinatama-tama. Ay, naku po. Tamang bakis lang. Grabe ah. Ano, napakainit na ating laban. 14-9 ang ating score. Naku, grabe naman si Victor magtagol. Nagtitipi sa harap mga kaibigan. Dalawa laban sa dalawa. Nagtitipi. Ito na, kukuhanin nila ang unang Lord sa pagkakataong ito. Mga kaibigan, titignan natin kung makakapag-contest nga ba ang BSB doon. Titignan natin. Oo, tignan natin. Kasi nga lang, medyo malayo dito for BSB to contest this one. Nagtitipi yung prank if ever na mga gat. Tapos mga si Mieno, Horizon check. Oo, item check. Direct ski on the floor. Request. Yesterday, three core items para kaya, nakita mo rin yun? Oo. Grabe, sanay tayo mamboso, no? Yes, syempre. Sa three core items, naku po, kita natin dito si Chang, grabe na yung shield. Tsaka, tignan mo naman yung item, may crystal na siya, no? Yes, so masakit-sakit na talaga. So, bagong item dito actually for the Esmeralda na isa sa may inuuna kasi nga lang upang kill dito para kay Tenzi na po naiwan si Kuya Batman natin dito Tenzi with a triple kill na kuya nga lang PSP Batman si Alive and Geeking gusto yung dive in pero ito na si Victor magtanggol na ko po tama nga stun lang din with a cheat code. Kumbaga, Victor, magtanggol, walang magtatanggol sa'yo kasi isa laban sa tatlo. Naku, walang mananalo dyan. Pero eto na nga, tamang kuha lang sila ng mid lane. Samantalang sa kabilang banda, mga kaibigan, sa bot lane end. At madating na ang delikado. Six man, mga kaibigan. Tinatawag-tawag lang nga. Tapos ka trio, nagre tamang silver linings lang sila dyan. Ito, yung pala yung sabihin na kapag ka... Joke lang yun natin. Ayoko na, anong makasabihin mo last time. Pero usually kasi yung mga six man yan, dapat yung magbibigay ng pagbabago sa laro. So six man natin ngayon is the Lord ng Makas. Pero well-defended rin dito. For the side of PSB kasi nga lang, medyo nape-pressure na ang lahat ng lanes dito coming from the minions of the whole Aether Atlas squad. So the question for PSB, paano nila papantayan itong Claude ni Kuya Tengzi? Eh, malakas-lakas na eh. Kumbaga, pinaliit na ng Aether Atlas yung mapa ng BSB. So, mahirapan talaga sila lumabas. Kasi pag lumabas sila, eh, merong prangko na laging conceal. Anong makikita yun, di ba? Si MM or Lolita may conceal din. Oo, parang ito na nga. Pag nasa damo siya, mga kapatid din siya. Kasi nga lang time journey, Kuya Yola natin. Dapat ay baka dito. Naku, we have the dragon na sipa din si Kuya Egg. Ayan na, tinumahan. Pero huli nga lang din. With the top
will blast ako po. Hindi mo nang kitakil. Pero ito na. Ang blazing to it. Ay! Ako! Napakasakit. Victor Magtatkol. Nakapatay sa ilalim ng dilaw ng kore. Mega kill para kay Chaco gamit ang Falling Star. Mga hipster na rin. Ang gusto dito na Avery Atlas for this match. Oo, mukhang tatapusin ang agad mga kaibigan. Oh, mga kaibigan, sisipahin nga. Mga kinagat, mga kaibigan. Ayun lang, mga gagawa mo sila. Idol, kumakbo na. Naku po, kunti ka pa. Ayun na. Ay! Wala. Talaga namang smooth criminal ang ginawa niya. Nag-backlog, nagalang-galing siya. Talaga naman mo. Smooth criminal lang si Paring Kimi daw. Ang ganda pinakita niya doon. Iya, Paring Kimi. Pero ito na nga, ang nabuong item ni Paring Kimi is yung ano ang tawag doon, Bes? Yung bagong item. Yan. Genius one. Ang tamang hit. Hindi kita naririnig, Bes. Kasi hindi mo ata. Yan, ha? Ha? Nawawala ka. Yung mic ko? Ha? Ang narinig ko, ha? Ha? Okay, diba? Ha? Anata no subete o tayo yugo sasete ageru. Narinig ko yung in-game sounds. Siyempre, ibig sabihin hindi kita naririnig. Talaga at all. Hindi, okay. Hello. Mic check. Hindi ko rinig dito. Eh, dito rinig dito. Okay. Iyahan na natin yung mga bagay-bagay ganun talaga minsan yung bagay na hindi natin nakikita. Pagka hindi natin maintindihan, hindi natin ma-explain kasi nga lang dito with an immortality, Victor Magtanggol, nagkipagkulita lang din dito sa side bush. So, we'll see guys kung paano yung sagot dito ng PSB. Oh. So, kita nyo naman, malinaw na map control is on the side of Aether Atlas. Ang mahirap dito for the PSB squad is that wala sa talaga silang pang front. Front. Oh, truly. Na parang nalaglag yung postiso. Oh, oh, diba? Kasi kung wala kayong front, syempre may hirapin kayong mag-initiate ng TP. Like dito for the Aether Atlas, meron silang Lolita. Oh. We have the they have the Terizla. And even the Franco na kapag ka nakahook, eh pwede instant first dito for the Aether Atlas. Sinabi mo pa nga at instant kill yun. Sigurado pagka nakahook talaga kasi mabiburst at mabiburst siya, diba? So ito na nga, tamang tago lang yung dalawa mga kaibigan. Naka-immortality na sila mga... Uy! Ito na! Oops! Tamang takbo lang! Nahook na! Ito na! Nakakagat pa! Ano pang gagawin mo? Ito na ang sagot! Ayan na mga kaibigan! Lima laban sa tatlo! Pinapasok na sa loob! Wala na kami pake! Ito na sila! Yun! Naku, sipa pa! No, sipa pa! Pero may flicker na habol dito or pantaka si Victor Magtanggol. Buhay pa rin! So kanina nabuhay pa rin si Bat. Siguro bago siya mamatay, ang nasabi na lang niya sa sarili niya, bahala na si Batman. Oo, talaga naman. Talaga naman sakay na lang siya ng Batmobile niya. At mabubuhay naman daw ako eh. Mabubuhay ako! Sige, okay lang to! Parang ganun. Ito na si Paring Tenchi, tamang stack lang. Pag nakapag-stack yan ng Ten, so mabilis-bilis na siya. So yung attack speed niya pa eh, mas madadagdan. Ito na. Oh, parang siya nakasplit ko pag pero Tenchi, nakita natin doon na tamang normal na. Nahuli pa nga, bahala na si Batman. Pero monster kill para kay Chango dahil doon sa pagkakagat. Ito na nga. Comment on the Franco on that one kasi minus 1 agad. Uy, sa level papasok, tatalon, sisigaw. Ayun lang mga kaibigan, papasok, mababasag pa nga. Lima laban sa tatlo, maglalaban na. 6 man, papasok na! Ito na ako! Sabi ng Lord natin mga kaibigan, Blazing do it! Napakasakit! Kuya Eddie with the legendary for Chango! Kita natin dito, double hit pa nga, last match starting! Eh, hindi na nabigyan ng chance ang PSP dito na makabawi. Congratulations again for the Aether Atlas! Ang ganda ng pinakita, namausak ko dun! BAM! Ito natin MVP. Para include. Ganda. MVP for that game is a Tenzi with a 3-10 score. 3? Ano? 8-3-10 score. Pero comment pa rin dun kay MM tsaka kay Lancy. Kasi sobrang gamit na ganda. Gamit yung conceal. Oo. Talagang gatas. Ang ganda ba ng pasok ni Chango. Yung tatalon si sigaw ang pangalan. Oo. Naku! Tsaka, ang sakit kasi ni, ang sakit na nung Claude. Tapos, pwedeng finisher. Yung ang nangyari kanina sa last clash, pinasok ni Blazing Duet. Ang naging finisher nila is the Esmeralda. Oh, kumbaga ano eh. Medyo late na nga yung Blazing Duet niya. Paspainom na ako. Ah, sige, best. Opos. Ayun, medyo late na nga yung Blazing Duet niya. Kumbaga tatlo na lang yung tinamaan. So, pero solid pa din. Tumama pa din ang sobra. Tapos sinabayan pa ni Lanelord. Kumbaga hindi talaga na sila sinayang yung pagkakataon na matalo yung BSB sa pagkakataon yun. Kasi pagka yun, eh nakuha, medyo makakaangat-angat pa din. Makakaangat-angat pa din ang BSB natin din. Pero, sige, bumunok ako. Pero ayun, shoutout po sa inyong lahat eh. Kung ako sa inyo, mag-download na kayo ng YouPredict, Unipit, ay, YouPredict, tapos, yun nga,
para mag-predict-predict kayo dyan, syempre. Nga pala, yung sa August 4. Yes, tama. August 4, guys, we... Direct pakita natin yung pabats natin para sa August 4. Yeah. Ayan. So that is the Civil War Mobile Legends or the Grand Finals. That is on August 4, 2019 at High Grounds Cafe. So mamaya-maya, ipopost na natin sa JustML ang ating ticket price. Yun, meron na. Ah, meron na. Hindi pa ata. Oh. Ako ganun. Mamaya upload na. So sa mga gustong manood, makita nyo yung mga favorite personalities niyo ng Mobile Legends na dyan. Sila Ate Bianchi, si Roller Gaming, si Kuya Zapno, si Lou, Kapitan Pain, Ghost Striker, Rob Luna, Pac Bates, and lahat. Syempre si Zeus, pati si Claude with the Pisa, at baka si Kuya Irv nyo, nandun din. Pero syempre, Ate Mo Chantel, at meron pa, Direk Joma, mga kaibigan. Syempre, makikita nyo rin sila doon. And syempre, ang pinakamaganda doon is makakapanood ka na ng ML, makakapanood